Magandang araw sa inyong lahat. Narito naman ang panibagong kwentong maghahatid sa inyo ng lungkot, tawa, kilig, aral at inspirasyon. Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni Elise at Jim. Elise, ilang araw ka na nagkukulong dito sa kondo mo? Kailangan mo nang lumabas para sa mga projects mo. Sigaw ng manager ni Elise sa labas ng kwarto niya. Ilang araw na nakakulong sa kwarto si Elise dahil lamang sa takot na baka madukot na naman ito. Nang umattend kasi si Elise sa isang event, ay nagising na lamang itong nakatali ang mga kamay at nakatakip ang bibig habang nakasakay sa isang kotse. Hindi nito alam kung paano ito nadukot dahil ang huli nitong naalala ay nakikipagkwentuhan ito sa mga kapwa niya artista. Simula noon, ay hindi na magawang pumasok ni Elise sa kanyang trabaho kahit may ilang tapings itong dapat puntahan. Kung talagang natatakot kang lumabas, pwede naman tayong kumuha ng bodyguard mo na laging poprotekta sa'yo. Nag-aalala lang sabi ng manager ni Elise. Napaisip naman siya sa kanyang narinig. Mahal nito ang kanyang trabaho at talagang pinaghirapan niyang umangat bilang isang actress. Muli niyang naalala ang nangyari sa kanya. Takot na takot itong nakatali at tinitignan ang kanyang kapaligiran. Matapos siyang isinakay sa isang van, ay pinunta naman ito sa isang warehouse kung saan walang bintana na makikita. Nagulat na lamang siya nang biglang may dumating na isang lalaki at nulungan siyang tumakas. Punong-puno ng sugat ang mga paa ni Elise sa mga oras na iyon sa kakatakbo ng walang suot na kahit anong sapatos. Hindi naman ito magawang pasalamatan ang lalaking tumulong sa kanya dahil nang nakahanap ito ng pulis ay agad nang nawala ang lalaki. Hindi rin naman mamukhahan ni Elise ang lalaki dahil may suot itong mask sa mga oras na iyon. Napabuntong hininga na lamang siya at pinagbuksan niya ng pinto ang manager niya. Malawak na napangiti ang manager nang nagbukas ang pinto at agad na niyakap si Elise. Kumuha na tayo ng bodyguard. Gusto ko sana yung mapagkakatiwalaan. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala dun. Sisiguraduhin ko na hindi na muling mangyayari sa'yo ang nangyari noong nakaraan. Pilit na ginitian ni Elise ang kanyang manager. Nang tignan ni Elise ang kanyang cellphone, ay iba't ibang articles ang tungkol sa kanyang pagkadakip ang mababasa. Nabigyan naman ng lakas si Elise habang binabasa ang mga sinasabi ng kanyang mga tagahanga. Kaya naman mas lalong lumakas at tumibay ang loob niya. Hindi naman nagtagal ay marami nang nahanap na bodyguard ang kanyang manager na kailangan niyang i-interview. Sa lahat ng kanyang nakausap ay sa iisang lalaki lamang siyang naging komportable at talagang tumatak sa kanyang isipan. At yun ay si Jim. Maraming karanasan si Jim bilang isang bodyguard. At marunong pa ito sa mga bagay na talagang makakatulong sa pagproprotekta sa kanya, katulad ng martial arts. Isa lamang ang gusto ko. Inay, maging safe ako. To the point na hindi ko alalahanin na may mangyayari sa akin. Kahit ano at saan man ako nagtatrabaho. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po hahayaan na may mangyayaring masama sa inyo. May papangako ko po yan. Nanlambot naman si Elise sa kanyang narinig. Sa hindi rin maunawaan na paraan, ay nakuha kaagad ni Jim ang kanyang tiwala kahit na ngayon lamang sila nagkita. Mas lalong hindi maunawaan ni Elise kung bakit, pero sa tuwing magtatama ang kanilang paningin ni Jim, ay nakakaramdam siya ng pagiging pamilyar sa mga mata ng binata. Kakaisip ni Elise kung bakit pamilyar sa kanya ang mga mata nito, ay naisip naman niya ang lalaking sumagip sa kanya noong nakidnap. Kaya siguro, magaan ang loob ko sa kanya at feeling ko mapagkakatiwalaan kasi pareha sila ng mata ng lalaking yun. Malambing na bulong niya sa kanyang isipan. Matapos kunin ni Elise si Jim bilang kanyang bodyguard, ay lumipat na si Elise ng kondo. Meron na ring kwarto sa kanyang kondo si Jim para hindi niya na kailangan hintayin ang binata na dumating sa kanyang kondo bago lumabas. Dahil anytime, ay meron na si Jim sa kanyang tabi. Nakampante naman si Elise at nakabalik na rin sa kanyang trabaho. Humingi ito ng tawad sa ilang araw niyang hindi pagsipot sa trabaho
at nangakong mas lalo niyang gagalingan sa pag-aarte. Wala nang nagawa si Jim kundi seryosong bantayan ang paligid ni Elise. Hindi naman maiwasang mamangahan ni Jim sa galing na pag-arte ni Elise dahil kahit alam niyang pag-arte lang ang lahat ay may nailalabas na iba't ibang emosyon ang dalaga sa kanya bilang isang manonood. May lakad ka pa po ba, ma'am? Oo, uwi na po. Uwi na tayo, Jim. Medyo masamang pakiramdam ko. Agad namang sinabi ni Jim na may dala siyang gamot. Talagang Boy Scout ka, Jim, ano? Pati gamot meron sa'yo? Kanina ko pa gusto ng bubble gum pero meron din sa'yo. Mas maganda po kasing maging handa sa lahat. Tama ka dyan. Pero I'm okay. Gusto ko lang maligo at magpahinga. Sige po, ma'am. Bibilisan ko po para mapaliguan kayo. Ano? Sorry, ma'am. Mali yung pagkabig gas. I mean, para makaligo na kayo. Patagong natawa naman si Elise. Sa ilang araw niyang nakasama si Jim, ay alam niyang hindi ito marunong at sanay sa pagkikipag-usap sa ibang tao. Kaya naman minsan ay namamali ng pagkakasabi si Jim na kinakatuwa naman ni Elise. Hindi dahil sa kanyang pananalita, kundi sa nagiging reaksyon nito. Sino ba naman ang hindi matutuwa kung ang seryoso at tahimik na lalaki ay bigla mong makikitang mahihiya at mamumula na parang babae? May mga oras na nagkukwentuhan naman silang dalawa. At sa totoo lang yan, ay parang si Elise lamang ang nakikipag-usap dahil minsan hindi sumasagot si Jim. At kung sasagot man, ay mga simpleng sagot lamang ang lumalabas sa kanya. Sa sobrang pagod ni Elise, ay nakalimutan na niya ang kanyang gamit sa kotse. Kaya naman noong siniguro na Jim na safe si Elise sa kanyang kondo, ay bumaba na ito para linisin ang kotse at tignan ang estado nito. Doon naman nakita ni Jim ang gamit ni Elise, kaya agad niya itong pinasok. Ilang beses na tinawag ni Jim si Elise, ngunit hindi ito sumasagot. Bigla namang kinabahan si Jim, kaya binuksan niya ang kwarto ng babae. Nagulat na lamang siya, nang nakitang nakatuwalya lamang si Elise at agad na isinara ang pinto. Tumubas si Elise na nakatuwalya. Nakita nitong pilit na iniwas ni Jim ang kanyang paningin sa kanya, para hindi makita ang kanyang itsura. Natuwa naman si Elise sa namumulang mukha ulit ni Jim at pilit na pumunta sa harap ni Jim. Nang biglang nahilo ang binata sa kakaikot, kaya ang ginawa niya na lang ay pinikit ang kanyang mga mata ng mariin. Virgin ka ba, Jim? Nagulat naman ang binata sa tanong, pero sabi niya ay may naging nobya na rin siya. Tinanong naman siya ng dalaga kung ilan, at inamin na nagkaroon din siya ng isa. Kaya naman pala, malakas pa ang dating ko para mamula ka sa itsura ko. Ewan po. Siguro may gusto ka sa akin. Po, hindi oh. Wala po akong ibang intention sa inyo, kundi ang trabaho ko. Nanlaki ang mga mata ni Jim na tinignan si Elise. Ngunit nang bigla niyang nakita ang itsura ng dalaga, ay agad niyang iniwas ang kanyang paningin. Nanlaki rin naman ang mga mata ng dalaga. Nang gumalaw ito, ay biglang nahulog ang tuwalya sa kanyang damit. Napasigaw naman si Elise at dahil sa kanyang pagsigaw, ay napatingin si Jim. Ah! Huwag ka munang tumingin! Nagmakaila naman si Jim at hindi daw siya nakatingin. Pero sabi pa rin ni Elise na takpan ng binata ang mga mata nito. Mom, nakatakip na po ako. Teka lang ah, baka makita mo ang katawan ko. Inaayos ko pa lang. Nakatakip po ang mga mata ko, Mom. Kung noong una ay si Jim ang nahihiya, ay ngayon ay si Elise naman ang namumulang tumakbo o pasok sa kanyang kwarto. Hingal na hingal ang dalaga habang nakasandal sa pintuan. Hindi nito inakala na sa pang-aasar niya kay Jim ay siya ang mapapahiya sa bandang huli. Pero sa hindi maunawa ang paraan ay naiinis siya dahil sa hindi man lang sinubukan ni Jim na tignan ang katawan niya. Hindi pa ako kaakit-akit para takpan niya na lang ng ganun yung mga mata niya? Nakangusong tanong ni Elise sa kanyang sarili. Hindi naman agad mawala ang inis ni Elise at sinusungitan pa si Jim. Nagtaka na nga itong si Jim kung bakit nagsusungit si Elise sa kanya. Ni minsan ay hindi itong nginitian ng dalaga. Kaya naman, nakakaramdam din ng pagkainis si Jim. Ang iniisip ng lalaki ay naiinis ito sa attitude ng kanyang kliyente.
Ngunit sa kaloob-looban niya ay naiinis lamang ito dahil hindi niya alam kung bakit siya sinusungitan ni Elise at gusto na lamang ni Jim na makita ang malambing, maamo at nakangiting tingin sa kanya ng boss niya. Seryosong tinitignan ni Jim ang bawat kilos ni Elise nang nakauwi sila sa kondo. Hindi naman mapakali si Elise sa mga ginagawa nito sa loob ng bahay dahil sa mga tingin ni Jim sa kanya na parang konti na lang ay may lumabas na laser sa kanyang mga mata. Bakit ka ba ganyan makatingin? Wala po, ma'am. Op, huwag mo akong susungitan. Dapat ako magsusungit sa'yo. Hindi naman po. May gusto ka bang sabihin? Dahil parang dinidikdik mo ako sa mga paningin mo. Hindi na lang po ko tatitignan. Nainis naman si Elise kay Jim. Ito ang kauna-unahang nakita niyang nagsungit sa kanya si Jim nang ganoon, na parang ayaw siyang kausapin. Kunot noong lumapit si Elise sa kanya at naglakad patungo sa ibang sulok ng kondo para iwasan si Elise. Ganyan ba ang paraan mo ng pag-iwas sa akin? Pero pagpipilit ni Jim na hindi naman daw niya iniiwasan ng amo. Napangisi si Elise at naglakad ulit papalapit sa kanya. Muling naglakad sa ibang sulok si Jim para iwasan si Elise. Hanggang sa hindi na lang nila namalayan na nagtatawanan na ang mga ito habang naghahabulan sa buong kondo. Nang mapagod na ang dalawa, ay para silang magjowang nagkaayos matapos ng isang matinding tampuhan. Muli namang bumalik sa dati ang dalawa. Kapag walang ginagawa, ay nagkukwentuhan at minsan naman ay namamasyal. Katulad na lamang sa day off ni Elise. Naisipan nitong mag-ikot sa mall para tumingin ng mga damit at makakita ng iba't ibang style mula sa iba't ibang tao. Magpalit ka! Takamasa ko! Kapat shades! Para lang hindi mahalatang ako ito. Tapos ikaw? Nakasuot ka ng formal? Magsasalita pa sana ng binata nang huwag ka nang umangal. Magpalit ka para naman hindi tayo makakuha ng atensyon sa ibang tao. Lalo na at may mga nakakakilala na sa'yo bilang bodyguard ko. Bakit naman po may makakakilala sa akin? Panigurado, wala po. Lahat ng mga mata ay laging nasa iyo dahil ikaw ang aktres. Ah, so yung mga panahon na may nagbibigay sa'yo ng calling card para kunin bilang isang modelo, walang nakakakilala sa'yo? Napakamot na lang ng batok si Jim at sinunod ang gusto ni Elise. Napakagwapo kasi nito na hindi mo maiisip na isa siyang bodyguard. Ilang beses na nga itong pinagkamalang modelo at hindi bodyguard ni Elise dahil sa kanyang kagwapuhan. At isali mo na rin ang maganda niyang katawan. Nanlaki ang mga mata ni Elise nang nakita ang nakakasual na suot na ito. Ito ang kauna-unahang nakita niya si Jim na hindi nakopormal na suot. Namangha siya sa itsura ni Jim na pati ang puso niya ay hindi maiwasang magwala. Inaya na nga din ang ibinata si Elise. Nakatulala pa rin siya kay Jim hanggang sa lumabas na ito ng kondo. Paulit-ulit lamang pinalo ni Elise ang kanyang dibdib para lamang kumalma ang kanyang pusong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Manihimik ka dyan! Huwag mo akong idaan-daan sa pagtibok mo ng malakas sa kanya. Inis na sabi ni Elise sa kanyang puso habang pinapalo-palo ito. Buong akala niya ay magiging tahimik ang kanilang pag-ikot sa mall. Ngunit panay lamang ang tingin ng mga tao kay Jim, lalong-lalo na ang mga babae. Humahagik-gik pa sa tuwing lilingunin ni Jim. Ito ang ikinagagalit ni Elise, kaya naman agad itong bumali ng mask at cap, pati na rin ng shades para kay Jim. Bakit naman magaganto pa ako? Pinatahimik naman ito ni Elise at basta sumunod na lang daw. Pero tumigil saglit si Jim at tinanong kung nagsiselos daw ba ang amo. Anong nagsiselos? Bakit ako magsiselos? Di naman tayo. Kasi po, akong pinagkakaguluhan, hindi ikaw. Wow ah, akala ko naman kung ano na yung tinutukoy mong selos ah. Hindi ako nagsiselos sa'yo, kahit anong bagay pa yan. Naiinis lang ako sa mga babae. Bakit? Ayaw mo bang may ibang tumitingin sa aking babae? Wala akong sinabing ayaw ko. Tigilan mo ako! Naiinis na lang lakad ng mabilis si Elise dahil sa mga tanong sa kanya ni Jim. Samantalang si Jim naman ay tumitingin sa kanya at panay ang hagik-gik sa tuwing lilingunin niya.
Hindi ko alam kung bakit ka nakangiti dyan. Pero alisin mo yan. Hindi ko nagugustuhan ang ngiti mo. Nakakatuwa kasi. So, natutuwa ka sa mga babaeng kinikilig sa'yo? Hindi. Natutuwa ko kasi kakaiba ka pala magselos. Pero, pagpipilit ni Elise na hindi naman siya nagsiselos at walang rason para doon. Sige po, sabi niyo yan eh. Eh, suot ko na lang ang mask ko. Napanguso sa inis si Elise kay Jim. Bigla tuloy itong napaisip sa mga pangaasar ni Jim sa kanya. Iniisip nito kung talaga bang nagsiselos siya. Muling nilingon ni Elise ang mga babaeng wala pa rin tigil sa pagtingin kay Jim kahit na nakalayo na sila. Mas lalong nakaramdam si Elise at napatingin naman kay Jim na nagtataka sa ginagawa niya. Teka, Heart! Bakit ka naman magsiselos? OMG, hindi to pwede. Huwag mong sabihin, nahulog ka kay Jim. Talagang sa bodyguard mo pa talaga ikaw mahuhulog, Heart? Inis na sigaw ni Elise sa kanyang isipan. Okay ka lang ba? Bakit natigil ka sa paglalakad? At nakapikit ka pa? Masakit ba ulo mo? Oo, masakit ulo ko. Biglang sumakit, kaya hawakan mo kamay ko habang naglalakad tayo para may gumabay sa akin. At baka mamaya mahilo ako. Kinabahan naman si Jim para sa amo at umuwi na lang raw sila kung masama ang pakiramdam ni Elise. Pero sabi naman ng dalaga na sundan lang siya nito. Kunot noong binigay ni Elise ang kanyang kamay kay Jim, nagtataka man ito, ngunit kinuha niya pa rin ang kamay ni Elise hanggang sa buong pag-ikot nila ay magkahawak lamang ang kanilang kamay. Hindi nagawang magsalita ni Jim at ganoon din si Elise. Kaya naman ang ending ay magkahawak lang sila ng kamay at tahimik na nag-iikot sa mall. Kung titignan mo ang dalawa, ay hindi mo maiiwasang pagkamalan na magnobyo at magnobya ang mga ito. Nakaramdam naman ang pananakit sa paa si Elise, kaya inaya niya nang umuwi si Jim. Nang pumasok sa sasakyan si Elise, ay napatingin naman si Jim sa kanyang kamay na kanyang gamit sa paghahawak sa kamay ng dalaga. Pakiramdam ng binata ay ayaw niya nang pakawalan ang kamay ni Elise. Kaya naman pagpasok nito sa driver's seat, ay lakas loob niyang kinuha ang kamay ni Elise at hinawakan habang nagmamaneho ito. Hindi naman umayaw ang babae at tinayaan lamang iyon at iniwas ang muka para hindi makita ni Jim ang malawak niyang ngiti at namumulang muka. Lumipas ng ilang araw ay ganoon na lamang ang naging estado ng dalawa. Napapansin na rin ng ibang mga tao sa paligid ni Elise ang pagbabago sa kanilang relasyon. Kinikilig pa nga ang iba kapag inaasikaso ni Jim si Elise kahit na sa mga simpleng bagay. Pati ang paghawak ng bag ni Elise ay si Jim na ang gumagawa, which is hindi naman ito ginagawa ni Jim dati. Sa mga oras na iyon kasi, ay makikita mo ang pag-aalaga ni Jim kay Elise sa kanilang bawat kilos. Dahil sikat si Elise ay hindi na nagtagal at may mga kumalat na balibalitang magkarelasyon silang dalawa. Mukha ba kaming magkarelasyon? Namumulang tanong ni Elise sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanyang cellphone. Kinikilig pa nga ito sa mga ibang edit na videos nila ni Jim na gawa ng mga fans. Nang naikalma niya ang kanyang sarili, ay lumabas ito para hanapin si Jim. Nakita niya namang abala sa pag-inom ng kape ang binata. Jim! Tignan mo to oh! Ginawa tayong love team! Natawa na lang si Jim at ang dami nga daw balita at tungkol sa kanila at kung ano-ano ang mga nakalagay. Sabi nga ng mga fans ko, bagay na bagay daw tayo. Hindi naman nakapagsalita si Jim. Nagtaka at napatingin si Elise kay Jim na nakatakip sa kanyang bunganga. Nagtataka naman si Elise at magtatanong sana kung okay lang si Jim nang bigla siyang tinalikuran nito. Nakita na lamang ni Elise ang namumulang tenga ni Jim, kaya naman, hindi na rin napigilan ni Elise ang mamula. Ibig sabihin ba nun? Pati siya, tingnan niya, bagay kami? Kinikilig na tanong ni Elise sa kanyang isipan. Bagay ba tayo? Napatanong nga din ang lalaki. Hindi ko alam, yun naman ang sasabi ng iba. Para ba sa'yo, bagay ba tayo? Oo, para sa akin, bagay ka sa akin. Ano? Wala, sabi ko ho, bagay sa akin ang matulog,
Magpahinga na tayo. Maaga ka pa bukas. Hindi naman yun ang narinig ko eh, Jim. Wala naman akong sinabing iba. Paulit-ulit na kinulit ni Elise si Jim para lamang marinig ulit ang sinabi nito. Natuwa lamang si Jim sa kakulitan ng dalaga at pilit na iniiwasan ito. Balak pa sanang pumasok na ni Jim sa kanyang kwarto nang biglang hinila ni Elise ang likod nito at pareho silang natumbas sa higa at napahalik sa labi ni Elise. Nanlaki ang mga mata ni Elise at dali-daling tumayo at tumakbo paloob ng kanyang kwarto habang si Jim ay nakahiga pa rin sa sahig at nakatulala. Delikado na to. Mahinang sabi niya sa kalawakan at napahawak pa sa kanyang dibdib. Papadyak-padyak si Elise sa kanyang kama at napapahiyaw sa kanyang nararamdamang kilig. Hanggang sa nakatulog ito ay nakangiti pa rin siya dahil sa kilig na kanyang nadarama, habang si Jim naman ay nakatulalang nakatingin sa pader at pilit na inaalis sa kanyang isipan ang halikang naganap sa kanila ni Elise. Hindi nito makalimut-limutan ang pakiramdam ng pagdikit ng kanilang mga labi. Baka may matay na ako nito. Naiinis na bulong ni Jim. Wala kasing tigil ang kanyang dibdib sa pagwala. Kaya naman, hindi nito magawang kumalma-kalma. Hanggang sa sumapit ang kinabukasan, ay masayang nag-prepare ng almusal si Elise. Habang si Jim naman ay naiinis sa kanyang sarili dahil sa paulit-ulit na pagsulyap sa mga labi ni Elise. Dahil sa mga kumakalat na balita sa relasyon ni na Elise at ang kanyang bodyguard, ay wala na nagawa si Anjo kundi iwan ang kanyang trabaho para puntahan lang si Elise sa kanyang taping. Laking gulat naman ni Elise nang makita niya si Anjo sa kanyang taping, nangingitian pa ito. Pilit na manginitian ni Elise pabalik si Anjo nang binigyan ito ng bulaklak. Niyaya naman ni Anjo si Elise na kumain sa labas. Kahit hindi komportable ang babae, ay nakampante ito dahil mayroon naman si James sa kanyang tabi. Samantalang si Anjo ay hindi mapigilang mainis dahil sa bulong-bulungan ng mga tao sa taping ni Elise na love triangle daw ang tatlo. Kumusta ka na? Pasensya na at hindi kita masyadong naasikaso dahil sa sobrang busy lang sa trabaho. Tumango naman si Elise at sinabing okay lang naman daw siya. Ang tagal ko nang naniligaw sa'yo, pero ang sungit mo pa rin sa akin. Sabay tawa ni Anjo. Anong ginagawa mo dito? Nag-aalala lang ako sa mga nababalitaan. Okay naman ako. Wala namang problema. Tsaka nag-hire na ako ng bodyguard. Yan bang lalaking yan ang bodyguard mo? Bakit kumakalat na boyfriend mo siya? Medyo napataas ang tono ng pagkakasabi ni Anjo. Wala namang masama ron. Single ako. At single na naman siya. Tsaka kaming ni Jim, hindi na babahala sa mga balitang yon. Ikaw ba kaya? Maniligaw mo ako, Elise. Hindi ka ba nahihiya dyan sa mga ginagawa mo? Na habang nagpapaligaw ka, nakikipaglandian ka sa iba? Pero tugon lang ni Elise na never naman daw siya nagpaligaw kay Anjo. Kaya walang mali sa ginagawa niya. Kung ako ang magiging nobyo mo, mas aangat ka pa sa pagiging aktres at maalagaan kita ng maayos. Bakit ba hindi mo man lang ako mabigyan ng pagkakataon? Dahil ganyan kang klaseng lalaki. Anong problema sa akin? Wala naman. Mas maganda kung ako na ang maging boyfriend mo kaysa naman sa bali-balita na yung bodyguard mo lang. Nonsense. Ayoko ng pagtalunan ng walang kwentang bagay. Babalik na ako sa taping. Next time, huwag kang basta-basta magpunta sa taping ko. Kasi nakakadistorbo ka. Nangigigil sa inis si Anjo, lalong-lalo na nang nakita niyang nag-iba ang ekspresyon ni Elise nang nakita niya si Jim. Tinanong naman ni Jim ang amo kung sino ba ang lalaki. Pero sagot lang ni Elise na nagseselos na daw ba ngayon ang binata. Pero proud lang naman ang tugon ni Jim na bakit daw ay mas guwapo naman siya kaysa sa kanya. Lakas mo ah! Manliligaw ko daw siya eh. Hindi naman ako pumayag sa panliligaw niya. Nagtataka naman si Jim kung bakit hindi binibigyan ni Elise ng chance yung lalaki. Niminsan, hindi ko magawang maging komportable sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero kakaibang pakaramdam ko sa kanya. Hindi ko mawari kung ano o bakit. May nagawa ba siyang mali sa'yo para ganyan ang maramdaman mo? Wala naman, pero unang pagkilala pa lang namin, hindi ko na siya gusto. Minsan,
Pakiramdam ko, kakainin niya ako ng buhay. Lalo na ang kakaibang mga tingin niya sa akin. Ginawa mo pang maligno yung tao. Kung makapagsalita ka, parang pinagtatanggol mo siya. Pero sa ngiti mong yan, parang gustong-gusto mo na maririnig ang mga ayaw ko sa kanya. Akala ko kasi, may kakompetensya na ako eh. Kompetensya? Bakit naman? Bakit naman magkakaroon ka ng kakompetensya? At para saan? Wala, basta ako. Masaya ako na hindi mo siya gusto. Halos magwala na si Anjo sa kanilang bahay dahil sa sunod-sunod na pagkalat ng magnobyo at magnobya sina Elise at Jim. Halos marami pa ang pabor sa kanila kaysa noong kinalat ni Anjo ang panliligaw niya kay Elise. Nabalot ito ng selos, kaya naman, nag-isip ito ng maraming paraan para makuha niya si Elise. Isa na doon ay ang pipaimbestiga si Jim at kung saan ito nanggaling. Balak ni Anjo na hanapan ng dumi si Jim para mawala ng tiwala si Elise sa kanya at mawala sa buhay niya, si Jim. Masayang nakahiga sa ilalim ng araw si Elise. Ang taping kasi nito sa isang linggo ay magaganap sa isang resort. Kaya naman, maagang nagpunta roon si Elise para sana magbakasyon bago ito muling mag-taping. Jim, lagyan mo naman ng sunscreen ang likod ko. Huwag na po, ma'am. Itim ka rin naman sa pagbababad mo sa araw. Nangaasar ka na naman eh. Sige na, please. Sige po, ma'am. Hanggang kailan mo ba ako balak tawaging ma'am? Tsaka tigil mo ng hari niyang po at opo mo. Nakakatanda ha. Respeto lang yon bilang bodyguard mo. Na hindi mo nga tinanggap ang sahod mo nung kailan sa akin. Tapatin mo nga ako, Jim. Fan kita, no? Ano? Paano mo naman ako naging fan? Eh kasi nagtatrabaho ka bilang bodyguard ko. Pero ayaw mo namang sahuran kita. Dami mong alam, Elise. Dali na. Iharap mo na ang likod mo nang mapahiran ko na ng sunscreen mo. Anong tinawag mo sa akin? Wala, ma'am. Napangusong iniharap ni Elise ang kanyang likod kay Jim. Pero nang nagpahid si Jim ng sunscreen, ay agad na nagsisi si Elise na ipinagawa niya iyon kay Jim. Sa bawat haplos na Jim ng sunscreen sa kanyang likod, ay nagiging sensitibo ang pakiramdam ng dalaga at napapalunok na lang ito ng laway. Napapahinga ng malalim si Elise sa mga haplos sa kanya ni Jim sa kanyang likuran. Hindi nga nito maunawaan ang kanyang sarili kung bakit sa simpleng paghaplos ay ganoon na lamang ang kanyang nararamdaman. Okay ka lang. Bakit parang namumula kayo ito? Mainit lang kaya ganito. Namumulang iniwas ni Elise ang kanyang mukha para hindi na ito mapansin ni Jim. Hindi alam ni Elise ay pati si Jim ay patagong namumula sa simpleng paghawak lang sa katawan niya. Simula noon ay habang naliligo si Elise sa dagat ay nakatitig lamang ang kanyang mga mata kay Elise lalo na sa kanyang labi. Napansin naman ito ni Elise at mas lalong nagkilos sa harapan ni Jim na mas lalong nagpainit ng mukha ng binata. Jim, tignan mo! May picture na naman tayo. Lumapit ang binata upang tignan. Ito, ang bilis talagang kumalat. Ang cute natin dito. Nakuha na nila yung paglalagay mo ng tuwalya sa akin. Papasa nga ako. Teka, patingin nga ng wallpaper mo. Ayoko nga, bakit mo naman titignan? Hindi ba picture natin dalawa yon na inedit ng isang fan? Namali ka lang ato ng kito. Sige nga, patingin. Itinaas ni Jim ang kanyang kamay para hindi mahablot ni Elise ang cellphone nito. Tumayo pa nga si Elise sa sofa ng hotel na kanilang tinitirahan. Ngunit kahit anong subok nito, ay hindi niya talaga makuha ang phone ni Jim dahil sa kanyang tangkad. Sa sobrang inis ni Elise, ay tumalon ito papunta kay Jim at muling napahiga ang dalawa sa sahig habang nakapatong si Elise kay Jim. Nanigas naman kaagad si Jim. Dahil nasaktuhan na sa kanyang ari nakapatong si Elise. Hindi naman ito napansin ng babae dahil abala ito sa paghanap ng cellphone ni Jim na nakita niya sa may ilalim ng sofa. Napasinghap ng malakas ang binata sa paggalaw-galaw ni Elise sa kanyang ibabaw. Malawak namang napangiti ang babae nang nakuha niya ang phone at agad na kinuha ang kamay ni Jim para ma-open ang cellphone. Natuwa naman si Elise nang nakita na tama nga ang kanyang nakita. Picture nga nilang dalawa ni Jim ang wallpaper. Tignan mo, tama nga ako.
Sabi na nga eh. Umalis ka na nga dyan. Ha? Nagtaka naman si Elise sa tono ng pananalita ni Jima. Kaya naman, inalis na niya ang kanyang paningin sa wallpaper ng binata at kunot noong tinignan si Jim na namumula na ang buong muka. Anong nangyari sa'yo? Hindi na gawang magsalita ni Jim at pinatong na lang ang kamay sa kanyang mga mata. Nakaramdam naman ng panunusok sa ibabang parte ni Elise at nanlaki rin ang kanyang mga mata. Napalunok ito ng kanyang laway at agad na umalis sa pagkakaibabaw kay Jim. Sorry. Hindi muling nagsalita si Jim, kaya naman, ginalaw-galaw ni Elise si Jim at paulit-ulit na sinabing sorry hanggang sa magsalita ito. Ngunit ang ginawa ng binata ay tumayo ito at binuhat si Elise. Umupo si Jim sa sofa at ipinatong si Elise sa kanya. Napasinghap na lang ng malakas si Elise sa bigla ang pagbuhat sa kanya ni Jim. Mas lalong nagulat si Elise nang hinila ni Jim ang kanyang batok at hinalikan. Napapikit si Elise at hinalikan rin pabalik ang binata hanggang sa naitigil ang kanilang halikan para lamang maghabol ng kanilang hininga. Napasinghap muli ng malakas si Elise nang binuhat ito ni Jim patungong kama. Kasalanan mo to, kaya panindigan mo. Pero hindi naman daw magre-reklamo si Elise. Grabe, kung alam mo lang kung anong gigil ang aking nadarama sa mga oras na to. Isa-isang inalis ni Jim ang mga damit ni Elise. Namumula pa nga ang mukha nito habang hinuhubaran siya. Pinaunanan ni Jim ng mga halik ang bawat parte ng katawan ni Elise at pati na rin ang maselang parte niya. Napaungol ng malakas itong si Elise at napahila sa buhok ni Jim dahil sa kanyang ginawang pagtikim sa kanyang ibabang parte. Hingal na hingal itong si Elise nang itinigil na ni Jim ang pagtikim sa kanyang ari na nagpapapaliw kay Elise. Isa-isa na rin inalis ni Jim ang kanyang mga damit at nanlalaki ang mga mata ni Elise nang nakita ang buong katawan ni Jim. Hindi nito inaasahan na isang laban pala ang mangyayari sa kanila sa gabing iyon. Hindi kaya ako mauwasak dyan? Don't worry, baby girl. Dadahan-dahanin ko. Tsaka habang tumatagal, masasanay ka rin. Kung iniisip mo makakatakas ka pa sa akin matapos ng gabing to, nagkakamali ka. Akin ka na, Elise. Akin ka na. Akin ka na. Matagal akong nagtimpi at gusto kong dahan-dahanin ang lahat. Pero nakakabaliw ka. Sa laki mo, sa tingin ko, ako ang mababaliw. Mapangakit na bulong ni Elise, napangisi na lamang si Jim at muling inangkin ang mga labi ni Elise na masayang dinanggap naman ng dalaga. Pinuhos nito ang matagal niya ng itinatagong pagtingin kay Jim at ganoon din ang binata. Sabik na sabik ang nararamdaman ni Elise mula kay Jim na nagpabilis ang tibok ng puso niya. Dahan-dahang ipinasok ni Jim ang kanyang sarili kay Elise. Napangiwi naman si Elise sa sakit. Ngunit nang nasanay na ito ay isang malakas na ungol na ang tanging marinig mo sa buong silida. Habang tumatagal ang kanilang pagtatalik, ay mas lalong bumibilis at lumalakas ang pagbayo ni Jim hanggang sa hindi na nila namalayan ang oras at umabot sila sa madaling araw. Mahimbing na natutulog si Jim nang nagising si Elise. Napatingin ito sa mukha ng binata at hinaplos ang mukha niya. Hindi alam ni Elise kung bakit. Ngunit sa mga oras na iyon ay ang tanging kanyang nararamdaman ay kasiyahan. Hindi naman nabago sa mga paningin ng tao ang pagiging maasikaso ni Jim kay Elise. Tanging ang dalawa lamang ang nakakaalam ng pagbabago sa kanilang relasyon. Ang isang linggong taping sa resort ay agad na natapos at muling bumalik ang mga ito sa syudad. Naging masaya ang relasyon nila Jim at Elise. Kahit na anong lumabas na articles tungkol sa kanila ay walang paki ang dalawa dahil busy sila sa kanilang sariling mundo. Saan ka pupunta? May kakausapin lang ako saglit sa agency namin. Matatagalan ka ba? Don't worry. Babalik din ako kaagad bago matapos ang taping mo. Huwag kang sasama sa labas ah. Dito ka na lang muna hanggang sa pagbalik ko. Sige, mag-iingat ka. Wala naman siguro ang mangyayari sa akin dito dahil kasama ko ang mga katrabaho ko. Matamis na ngitian ang magkikita kina Jim at Elise
at hinaplos ang pisngi. Gusto sana nitong halikan sa labi si Elise, ngunit masyadong maraming tao. Nang umalis si Jim, ay nagpatuloy sa pagtatrabaho si Elise hanggang sa dumating si Anjo na nagbigay ng kakaibang kaba sa dalaga. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang pumupunta sa taping ko? Inis na sabi ni Elise, pero sobrang namiss lang daw siya ni Anjo, kaya ito nagpunta at may pag-uusapan sila. Tungkol dyan sa bodyguard mo, na tinatago ang tunay na anyo. Kumunot ang noonang dalaga at paano daw nakapasok sa usapan si Jima. Gaano mo kakilala ang bodyguard mo? Masasabi kong mas kilala ko pa siya kaysa sa'yo. Kilala ko na siya. Pwede kong ikatiwala ang buhay ko sa kanya. Talaga? Tignan natin kung ganyan pa rin ang sasabihin mo kapag nakita mo to. Kunot noong tinignan ni Elise ang isang envelope at iniabot ni Anjo sa kanya. Dali-dali namang binuksan ni Elise ang envelope at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Naging sangkot si Jim sa mga taong nahuli na konektado sa kanyang pagkakidnap. Masayang dumating naman si Jim sa taping ni Elise, ngunit nang nagtama ang paningin nila ay nangingilid na ang mga luha ng babae. At dahil roon ay agad na nawala ang mga ngiti ni Jim. Nang nakita ni Jim si Anjo ay agad na nabalot ng galit si Jim at mabilisang lumapit sa dalawa. Bakit umiiyak si Elise? Anong ginawa mo? Anong ginawa ko? Hindi dapat sa akin dinatanong yan, kundi sa'yo. Anong ginawa mo? Nakangising tinignan ni Anjo si Jim. Nanginginig naman ang mga kamay ni Elise habang hawak-hawak ang mga ebidensya na ipinakita sa kanya ni Anjo. Hindi ito makapaniwala na ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ay sangkot sa mga taong kumidnap sa kanya. Naiiyak na lumapit si Elise sa kanyang mga katrabaho at nakiusap na kung pwede ay umuwi na muna ito. Nagtataka naman si Jim dahil hindi man lang ito tinignan ni Elise at patuloy sa paglalakad paalis. Sinundan niya naman ito. Natatawa pa nga si Anjo habang pinapanood ang mga nangyayari. Nahabol naman ni Jim si Elise sa loob ng kanilang kotse. Paulit-ulit na tinatanong ni Jim kung ano ang problema. Ngunit walang ginawa si Elise kundi umiyak. Sinubukan ding kahawakan ni Jim si Elise. Ngunit hinampas lang ni Elise ang kanyang kamay. Hindi naman na pinilit ni Jim ang sarili kay Elise at pinagmaneho na lang ito pauwi sa kanyang kondo. Pagkapasok sa kondo, ay muling tinignan ni Elise ang mga binigay sa kanya ni Anjo para masiguradong tama nga ang kanyang mga nakita at hindi ito nananaginip. May problema ba? Bakit ka umiiyak? Ano yung hawak-hawak mo? Dahil sa galit, ibinato ni Elise ang kanyang hawak-hawak kay Jim. Agad naman itong pinulot ni Jim at nanlaki ang kanyang mga mata sa nabasa. Hindi totoo ang mga to. Hayaan mo ako magpaliwanag. Dahil ba hindi mo ako nagawang dakpin? Kaya ka pumasok sa buhay ko bilang bodyguard? Hindi, Elise. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang mga to. Pero walang katotohanan ang mga binibintang nila sa akin. Hindi naman naniniwala si Elise at nilabas ang kanyang pruweba. Umamin naman si Jim na naroon siya sa panahon na nakidnap si Elise. Pero hindi totoo na siya ang gumawa. Paano ako maniniwala? Umamin ka nang nandun ka. Masaya ka na ba dahil nakuha mo ako? Masaya ka na ba dahil naloko mo ako? Na pinaglaruan mo ako? Ni isa sa mga sinabi mo, hindi totoo. Wala akong intensyon na saktan ka. Kung wala, bakit ako nasasaktan ngayon? Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka na rito bago pa kita ipahuli sa mga pulis. Elise, umalis ka na lang, pwede ba? Nadudurog ang puso ni Elise na isipin ang panulokong ginawa sa kanya ni Jim. Sinubukan pa ni Jim na lambingin si Elise, ngunit tinaboy na ito ng tuluyan ni Elise. Wala namang nagawa si Jim kundi umalis na lamang sa kondo ni Elise. Nasasaktan man ang binata sa nangyari sa kanila ng dalaga, ngunit nabalot ito ng galit kay Anjo. Umuwing malungkot si Jim at hindi makapag-isip ng maayos. Hindi ito makapaniwala na ang masayang samahan nila ni Elise ay masisira nang ganoon-ganoon na lang. Naalala niya ang una nilang pagkikita ni Elise.
Matagal na kasing sinusundan ni Jim ang mga sindikatong iyon. Bilang isang pulis, kaya naman, nakita niya ang pagpunta nila kay Elise sa isang warehouse. Ang mga mata ni Elise na puno ng takot ng mga oras na iyon ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Hindi ito awa, kundi nasasaktan ito sa kalagayan ng dalaga. Kaya naman noong nakita niya naghahanap ng bodyguard si Elise, ay nag-apply ito. Napakalaki kasi ng pakiramdam ni Jim na dapat niyang protektahan ang babaeng iniligtas niya sa mga sindikatong iyon. Nagpapasalamat nga ito sa kanyang chief na pinayagan itong pumasok bilang bodyguard ni Elise ng pansamantala para na rin mahanap ang laging nagpapakilos sa sindikato na matagal na nilang minamanmanan. Noong nahuli ang sindikato, ay hindi nila magawang aminin kung sino ang kanilang boss. Kaya naman, isa na rin sa mga rason kung bakit pumasok si Jim bilang bodyguard ay para mahanap ang kanilang boss. Isa lamang ang information na nakuha nila sa mga nahuli. Iyon ay ang obses ang kanilang boss kay Elise. Ano ba ang nangyayari sa'yo? At umiiyak ka na naman. Halata ba masyado? Oo, halatang malungkot ka. Buti na lang, ang mga scenes na iyong dapat ishoot ngayon ay panay crying scenes. Kaya hindi na nila napag-isipan ng iba. Ang hirap pala, magtiwala ng tao ano? Hindi ko alam ang pinagdadaanan mo. Ngunit tignan mo si Anjo. Parating may daladalang bulaklak. Pilit na nangingitian naman ni Elise si Anjo. Nagkunwaring nalulungkot si Anjo sa kalagayan ni Elise. Ngunit sa kanyang kaloob-looban ay masaya ito dahil wala nang makakapagpigil pa sa kanilang dalawa ni Elise. Jirop, andito pa naman ako eh. Tuwang-tuwa ang puso ni Anjo sa nangyari. Nagpasalamat naman dito si Elise dahil kung hindi dahil kay Anjo, ay baka niloloko pa rin siya ni Jim. Labas tayo, para naman mag-iba ang mood mo. Mas magandang lumalabas ka at nagpapakasaya kaysa nagkakulong ko lang sa kondo mo. Gusto mo sa park na lang? Anong oras naman na? Kaya panigurado ako, wala nang masyadong tao roon. Pumayag naman ang dalaga. Hindi niya inakala na sa paglabas nila ni Anjo ay mag-e-enjoy ito. Noong una kasi ay hindi nito magawang magustuhan si Anjo kahit man lang bilang kaibigan at hindi nito magawang maging komportable rito. Sa mga oras na iyon ay nagbago ang tingin ni Elise kay Anjo. Simula noong araw na sila ay lumabas ay araw-araw na silang lumalabas at nagsasaya. Naging masaya naman si Elise dahil meron itong naging kaibigan na kanyang masasandalan habang ito ay pilit na kinakalimutan ang mga nangyari sa kanya. Samantalang si Jim naman ay nagbalik na sa kanyang totoong trabaho. Mahirap man sa kanya ang hindi isipin si Elise habang siya ay nagtatrabaho, ngunit iniisip nito ay gusto niyang mahuli ang nagpakidnap kay Elise dahil iyon lamang ang dahilan para muling makuha ang tiwala ni Elise na nawala. Umaasa itong maayos pa nila ang kanilang relasyon. Kahit na sa totoo lang, ay gusto nang pumunta ni Jim kay Elise para magmakaawa. Ngunit walang lakas ng loob ang binata para ipakita ang mukha niya kay Elise. Dahil iniisip ng babae na siya ang may pakana ng pagdagip sa kanya. Kahit na maraming articles na lumalabas mula kay Elise at Anjo, kinakain man ng selos at pangamba si Jim, ngunit tiniis niya ito dahil ang importante sa kanya ng mga oras na iyon ay linisin ang kanyang pangalan kay Elise. Ano, labas na naman tayo? Yaya ni Anjo. Huwag na muna kaya tayong lumabas. Iba na kasi ang iniisip ng mga tao. Hindi ko alam kung bakit pero ilang beses ko nang klinaro ng lahat sa mga bawat interviews ko. Pero ang lumalabas ay ang articles na nagsasabing meron tayong relasyon. Gusto mo bang sabihin ko mga kakilala ko para i-take down lahat ng articles? Dagdag pa ni Anjo pero tumanggi naman si Elise at siya na daw ang bahala. Dahil ba sa kanya? Kaya parang ayaw mong may lumalabas na nalilink ka sa ibang lalaki? Hindi naman nagawang magsalita ni Elise at napayuko. Pinigilan ni Anjo na lumabas ang kanyang inis. Naiinis ito dahil kahit anong gawin niya kay Elise ay ang bodyguard pa rin niya ang nasa isipan niya.
Hindi rin alam ni Elise na ang dahilan sa mga walang tigil na articles kahit ilang beses niyang nililinis ito ay si Anjo ang may kagagawan. Nawawala naman na ng pasensya si Anjo. Umaasa kasi ito na kapag nawala na si Jim sa tabi ni Elise at naging sandalan niya ito para makuha ang tiwala, ay makukuha na rin niya si Elise. Pero ilang linggo na ang nakalipas ay wala pa rin itong nakikitang tsansa para makuha si Elise. Samantala, muling nag-aya na lumabas si Anjo. Kakain lang tayo sa labas. Dinner eh. Parang date na rin naman. Ewan ko sa'yo. Sige, katapos na yung taping ko, tara na. Sige, may imimit lang ako ang mga tauhan ko. And then, babalikan na rin kita sa taping mo. Hinitian ni Elise si Anjo. Pagkaalis ni Anjo, ay walang tigil ang mga katrabaho ni Elise na tanungin kung ano ang namamagitan sa kanila. Paulit-ulit na tinatanong na ito kay Elise na nawawala na siya ng ganang sumagot. Pati kung nasaan si Jim ay tinatanong nila. Iniiwasan na lang ni Elise ang mga katanungan, ngunit ang tungkol kina Elise at Anjo ay sinisigurado niya at linilinaw niya na walang namamagitan sa kanya kahit na anumang pagod niya. Nang natapos ang taping ni Elise, ay agad naman itong sinundo ni Anjo. Ipinunta ni Anjo si Elise sa isang mamahaling restaurant, ngunit nagtaka ang dalaga kung bakit walang katao-tao. Nirentahan mo ang buong restaurant? Para naman makapag-usap tayo ng maayos. Alam kong nakakonsyos ka sa mga tao ngayon. Aba, si Anjo napaka-thoughtful. Salamat naman kung ganon. Nung una, hindi talaga kita gusto. Kahit na maging kaibigan man lang. Pero ngayon, ang saya mo palang maging kaibigan. Pilit na nginitian ni Anjo si Elise. Patagong kinurot ni Anjo ang kanyang hita para mapigilan ang sarili na ilabas ang kanyang galit. Sobrang inis ang kanyang nadarama sa tuwing sinasambit ni Elise ang salitang kaibigan. Sa totoo lang yan, ay muling bumalik kay Elise ang masamang pakiramdam kay Anjo. Simula noong pumasok ito sa restaurant at nakitang walang tao. Pero dahil sa mga araw na nakasama niya si Anjo na walang ginawa kundi ang damayan siya, ay pilit niyang inaalis ang kanyang masamang kutob. Masayang nag-usap at nagkwentuhan naman sina Anjo at Elise hanggang sa natapos na silang kumain. Gusto mo muna bang mag-inom ng wine sa second floor? Magandang view roon. Sige, tara. Pababain muna natin ang kinain natin bago tayo umuwi. Nag-enjoy rin kasi ako sa pinag-uusapan natin eh. Hinitian na lang ni Elise si Anjo at umiwas ito sa mainit na pagtingin ni Anjo sa kanya. Masayang ipinagpatuloy ni na Elise at Anjo ang kanilang kwentuhan sa veranda habang may hawak-hawak na mga wine glass. Napatingin naman si Anjo kay Elise at sa kanyang katawan. Napakaganda nito sa kanyang kasuotan at kahit na walang masyadong makeup na nakalagay sa mukha niya, ay maganda pa rin siya. Napahaplos si Anjo sa pisngi ni Elise at takmang hahalikan na ito nang natatarantang itinulak ito ni Elise. Para saan yun? Tanong naman ng dalaga, pero ang sagot ni Anjo na dahil alam naman ito na matagal na siyang may gusto sa kanya. Pero umiling lang ang dalaga at talagang pagkakaibigan lang daw ang kanyang kayang ibigay sa binata. Talaga bang wala akong pag-asa? O sadyang mahal mo pa rin ang bodyguard na yun? Bakit naman napasok sa usapan si Jim? Anjo, kaibigan na ang tingin ko sa'yo. Ngayon na nabanggit mo naman na si Jim, alam mo namang nagmo-move on pa lang ako sa kanya sa mga nangyayari. Kahit man lang pagbigyan mo ako, hindi mo magawa. Anong gusto mong ipalabas? Na maging friends with benefits tayo? Marahas na hinablot ni Anjo ang braso ni Elise. Napasinghap naman ng malakas ang dalaga at nagsimulang makaramdam ng takot dahil sa kakaibang itsura ni Anjo. Sa mga oras na iyon, pakiramdam ni Elise ay nakikita niya na ang tunay na kulay ni Anjo. Sa pilitang hinalikha ni Anjo si Elise, ngunit lumaban ang dalaga sa mga mahigpit na hawak sa kanya ni Anjo. At noong sinimulang halikha ni Anjo ang leeg niya, ay tinuhod ni Elise ang ari ni Anjo. Nabitawan naman ni Anjo si Elise
dahil sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Agad na tumakbo si Elise palabas ng restaurant. Ngunit paglabas niya sa restaurant, ay may kumilos sa kanya papasok sa isang van. Naglaban at nagsigaw si Elise, ngunit agad itong nalagyan ng lupot sa kanyang bibig. Humagulgul sa iyak si Elise dahil sa takot ng mga oras na iyon. At tanging si Jim lamang ang kanyang naiisip. Hinihiling nito na dumating si Jim para iligtas siya. Nagising na lang siya na nakatali sa isang upuan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at nakita si Anjo sa kanyang harapan. Nakangising inalis ni Anjo ang lupot na nakatali sa kanyang bibig. Bakit? All this time? Ikaw may pakila nito? Paanong hindi kita ipapakidnap? Paulit-ulit mo ako nire-reject at wala ka nang ginawa kundi itaboy ako sa tuwing ipinapakita kung gusto kita. Gigil na sagot ni Anjo. Natatakot na talaga si Elise at bakit daw kailangan pang umabot sa ganoon kahit pinagkakatiwalaan na ni Elise si Anjo. Hindi mo ako masisisi, Elise. Hindi mo talaga ako masisisi. Wala na akong hiniling pa, kundi mapasakin ka. Pilit na inalis ni Elise ang pagkakatali niya sa upuan. Humagulgul ito sa iyak at sa takot kung ano ang pwedeng gawin ni Anjo sa kanya. Jim! Tulungan mo ko, Jim! Nasaan ka, Jim? Umiiyak na sigaw ni Elise sa kanyang isipan. Agad na kumalat ang balita sa pagdadakip kay Elise dahil si Anjo ang huli nitong kasama ay siya ang unang naging suspetsya. Ngunit matapang na hinarap ni Anjo ang mga balita at mga pulis, habang nagkukunuring, hindi alam kung nasaan si Elise. Umiiyak pa nga ito sa mga tao para makakuha ng simpatya. Nang malaman ni Jim ang balita, ay agad itong nakiusap sa nakakataas sa kanya. Nasasali siya sa pag-iimbestiga. Ngunit nang hindi ito pinayagan, ay nagsarili itong hanapin si Elise. Pakaulan mo na ako, Anjo! Please! Hinding-hindi ko gagawin yan, Elise. Kapag kumalma ang mga balita at natapos maasikaso ang mga papel nating dalawa, ay aalis na tayo ng bansa. Hindi, ayoko. Parang ahaw mo na. Huwag ganito. Magpapakasal tayo doon. Bubuo ng pamilya. At araw-araw, gabi-gabi kitang aangkinin. Sa akin ka lang. Susuluhin kita. Kung ganitong klase rin lang na pagmamahal ang matatanggap ko sa'yo, mas pipiliin ko pang mamatay. Malakas na sampal ang natamo ni Elise dahil sa kanyang sinabi. Namula naman sa galit si Anjo na hindi pa rin makapaniwala na hindi siya kayang tanggapin ni Elise. Samantalang si Jim naman ay nagpunta na sa restaurant kung saan huling nakita si Elise. Nalaman nito na si Anjo ang huli niyang nakita at nakasama. Sinubukang hingin ni Jim ang kopya ng mga CCTV footage. Noong una ay ayaw pang ibigay ng mga empleyado doon. Pero sa huli ay binigay din nila noong malaman na isa pala siyang pulis. Paulit-ulit si Jim sa panonood ng CCTV footages. Ngunit wala itong nakitang kakaiba. Hindi pa rin ito sumuko at patuloy na pinanood ang CCTV. Hanggang sa may mapansin siya sa isang salamin sa restaurant. Hindi man malinaw. Ngunit ang ipinapakita roon ay isang lalaking hinihila si Elise paloob sa van. Nakita naman ni Jim ang tattoo sa mukha ng binata at parang pamilyar ito. Nagpunta si Jim sa kanilang station at pinagtitingin ang files ng mga napunta o nasa loob ng kulungan hanggang sa nakita niya ang isang lalaking kahuwig ng nasa CCTV. Tama nga ang hinala ni Jim. Ang lalaking nakita niya ay isa sa mga kasali sa sindikato na kanilang matagal nang pilit pinapatumba. Sir, sige na ho. Gusto ko lang po makausap saglit ang mga nahuli nating mga dumakip sa aktres na si Elise. Alam mong hindi ka kasali sa team na nag-iimbestiga tungkol dito. Parang awa niyo na sir. Hayaan niyo ako. Pinapangako ko. Nahuhulihin ko mga sindikato na yon at hahanapin ang boss nila. Kapag hindi ko sila nahuli, handa akong isurrender ang badge ko. Mabuti na lang ay pumayag ang chief. Sa sobrang pagkadesperado ni Jim, ay kahit anong oras na, ay kinausap nito ang mga kasali sa sindikato na nahuli.
Sila rin ang mga nahuli noong iniligtas niya si Elise sa mga ito. Hindi tumigil sa pag-iimbestiga at paghanap kay Elise si Jima. Wala na itong tulog na kahit kanyang mga kapwa pulis ay pinagsasabihin na ito. Pero hindi siya nakinig at patuloy sa paghanap sa dalaga. Hanggang sa naituro sa kanyang imbestigasyon na si Anjo ang may hawak sa mga sindikato na matagal na nilang minamanmanan. Ikaw pala ang lahat na may baka na sa mga pagdudukot kay Elise. Hindi ko inaasahan na ang lalaking respetado sa mga mata ng tao ay isang demonyo. Galit na sabi ni Jim sa kanyang isipan. Simula noong malaman ni Jim na si Anjo ang boss ng mga sindikato, ay agad niya itong minanmanan. Ayaw niya naman niya huliin agad si Anjo nang walang ebidensya dahil siya lang ang madedihado. Natatakot din ito na kapag biglang nahuli si Anjo, ay itatago niya si Elise na mas lalong magpapahirap sa kanyang paghanap. Nakakainis ang nobyo mo! Inis na sambit ni Anjo. Sinong tinutukoy mo? Sino pa ba kundi ang pessimong bodyguard? Akala niya siguro maiisahan niya ako. Mabuti na lang at sinabihan ako ng isa sa mga bata ko na nagtatrabaho bilang pulis. Asar pa rin sabi ni Anjo. Pero malakas ang loob ni Elise na malapit na daw ang katapusan ni Anjo. Sigurado ka bang ako ang matatapos o ang buhay ng nobyo mong matatapos? Magsasalita pa sana si Elise nang biglang tinakpan ang bibig niya. Umiiyak itong sumisigaw kahit na mayroong lupot sa kanyang bibig. Napuno ng pangamba at takot si Elise. Kahit nagyabang si Anjo na tatapusin niya ang buhay ni Jim, ay natataranta na rin ito. Dahil sa pagkakataranta, ay nakagawa ng pagkakamali si Anjo. Pinamadali niya ang proseso ng kanyang mga papel at nakipagkita sa lahat ng nagproproseso nito. Napicture naman ni Jim ang lahat at sinabi sa kanyang mga katrabaho na naghuli sa mga kasamahan ni Anjo. Lahat naman ay umamin nang sila ay mahuli, kaya agad nang nag-issue ng warrant of arrest ang mga kapulisan sa paghuli kay Anjo. Galit na galit at nagmamadaling inihanda ni Anjo ang gamit na kanilang gagamitin ni Elise. Nag-hire na lang ito ng taong kayang makapaglipad ng private jet at yun na lamang ang kanilang gagamitin ni Elise sa pag-alis ng bansa. Samantala si Jim naman ay masaya dahil nahanap niya na kung saan tinatago si Elise. Habang hindi pa nakakapunta si Anjo sa lugar kung saan niya itinago si Elise, ay naroon na si Jim para iligtas ang babae. Jim! Gulat na sabi ng dalaga nang makita ito. Agad namang lumapit si Jim para kalagin sa pagkakatali si Elise. Pero pinaalis lang ito ng dalaga para hindi na raw madamay pa kapag bumalik si Anjo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita kasama, Elise. Parang ahaw mo na, Jim. Makinig ka sa akin. Umalis ka na. Nanganganib ang buhay mo. Hindi kita iiwan. Ngayon, ikaw naman ang makinig sa akin. Magkasama tayong aalis dito. Napapikit na lamang ang mga mata ni Elise habang umiiyak. Agad namang hinila ni Jim ang kamay ni Elise patakbo sa lugar. Dahil sa pagkadesperado ni Jim, ay hindi nito nagawang magtawag ng kanyang mga kasamahan. Kaya naman mag-isa niya lamang doon. Ang nasa isip niya lang ay maitakas ng ligtas ang babaeng pinakamamahal niya. Habang tumatakbo sina Elise at Jim, ay doon na-realize ng babae kung sino si Jim. Mas lalo siyang napapaiyak habang tinitignan ang lalaki na pangalawang beses na siyang sinagip. Nagsisisi ito dahil hindi niya pinagkatiwalaan si Jim at basta-basta na lang naniwala kay Anjo. Elise! Malakas na sigaw ni Anjo. Nang nilingon ng dalawa si Anjo, ay nakita ni Jim na bubunot na ito ng barila. Kaya naman, inunahan niya na ito at binaril si Anjo. Nang makitang natumba si Anjo, ay hinila na muli ni Jim si Elise paalis sa lugar. Nang makita ni Elise na nakalayo na sila, ay napangiti ito at nakahinga ng maluwag. Nakalayo na sa lugar ang dalawa. Dahil sa tuloy-tuloy nilang pagtakbo, ay tumigil muna ang mga ito para habulin ang kanilang hininga. Hingal na tinignan ni Jim si Elise at nakahinga ng maluwag. Niyakap niya ito ng mahigpit at nanlaki ang mga mata
nang magtama ang paningin nila ni Anjo na nakangiti sa kanya sa likod ni Elise. Agad na inikot ni Jim si Elise. Nanlalaki ang mga mata ni Elise nang nakitang may dugong lumalabas sa bibig ni Jim, sabay ng malakas na sunod-sunod na pagputok ng baril. Hindi na nakapag-isip ng maayos si Elise at niyakap ang duguang si Jim habang humagulgul sa pag-iyak. Dahil sa nangyari sa binata, ay hindi na napansin ni Elise ang pagkamatay ni Anjo matapos itong pagbabarilin ng mga pulis na dumating sa lugar. Maraming dugo ang nawala sa kanya at tatlong bala ang nasa kanyang katawan. Delikado ang lagay ng pasyente at hindi namin may papangako ang kanyang kaligtasan kapag sinimulan namin ang surgery. Parang awa niyo na, Doc. Gawin niyong lahat para mailigtas si Jim. Lahat-lahat ibibigay ko. Basta iligtas niyo lang ho siya. Gagawin ho namin ang lahat ng aming makakaya. Dahan-dahang naglalakad si Elise patungo sa simbahan. Pinagtitinginan ito ng mga tao dahil sa kanyang duguan na kasuotan. Balisang umupo si Elise sa simbahan at tinignan lamang ang statue ni Jesus sa altar. Wala siyang ibang ginawa doon, kundi ang tignan ang imahe ng Diyos ng ilang oras bago ito bumalik sa ospital. Naging maayos naman ang operasyon ni Jim, ngunit hindi pa ito gumigising. Umiiyak na hawak-hawak ni Elise ang kamay ni Jim. Gumising ka na, oh. Parang awa mo na. Sorry at hindi kita pinaniwalaan. Sorry naman na kasi. Gumising ka na dyan, oh. Parang awa mo na. Ilang araw na hindi nakatulog ng maayos si Elise dahil pakiramdam niya ay mawawalan ng buhay si Jim kapag siya ay natulog. Dahil dito ay nahimatay si Elise. Nagising na lang din siyang nakahiga siya sa isang kama at may doktor na tumitingin sa kanya. Mabuti at nagising ka na, ma'am. Masyado ho kayong na-stress at kulang sa nutrisyon. Kailangan niyo hong magpalakas, lalo na at nagdadalang tao po kayo. Ako? Nagdadalang tao? May baby sa tiyan ko? Yes po, ma'am. Alam ko pong nahihirapan kayo sa inyong sitwasyon. Pero mas nakakabuti ho kung magpahinga kayo at magpalakas. Dahil kailangan po yun ng inyong anak. Muling humagulgol ng iyak si Elise. Dahil sa kanyang pagpupumulit sa doktora, ay napayagan itong puntahan si Jim. Masaya siya sa naibalita sa kanya. Sino ba naman ang hindi sasaya kung malalaman niya na magkakaanak na sila ng taong mahal niya? Ngunit nalulungkot pa rin siya dahil ang ama ng kanyang dinadala ay nasa ganoong kalagayan. Pagpunta ni Elise sa room ni Jim, ay kinuha nito ang kamay ni Jim at nilapag sa kanyang tiyan. Sabi ng doktor, may baby daw sa aking tiyan. Kailangan ko daw magpahinga at hindi ma-stress. Kailangan ko din daw kumain ng maayos para lumakas ako. Kaya bumangon ko na dyan, please. Bumangon ka na, please lang. Para naman lumakas na ako. Kailangan ka ng baby mo. Nang nakita ni Elise na walang nagbago kay Jim, ay naiyak itong muli at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng binata na nasa kanyang tiyan. Bigla namang naramdaman ni Elise ang paggalaw ng kamay ni Jim, kaya nanlaki ang kanyang mga mata at tinignan ang binata. Napansin niya ang pagkunot ng noo ni Jim hanggang sa nagbukas na nga ang mga mata nito. Kumaripas ng takbo si Elise patungo sa labas para magtawag ng doktor. Agad na chinek ng doktor at mga nurse si Jim at nang nakitang walang problema sa kanya, ay nagbili na lang sila ng mga bagay-bagay at iniwan na sila sa room. Nakangiting umiiyak si Elise na nagkatingin kay Jim nang iningitian nito. Iniangat ni Jim ang kanyang dalawang kamay at masayang tumakbo naman papalapit si Elise. Niyakap ng mahigpit ni Jim si Elise kahit na nangihina ito. Masayang niyakap rin naman ito ni Elise habang umiiyak. Salamat. Salamat at narinig mo ang mga sinabi ko. Salamat at gumising ka para sa amin ang magiging anak natin. Anak? Nakangiting tumango si Elise. Kinuha naman ni Elise ang kamay ni Jim at nilapag sa kanyang tiyan. Magiging tatay ka na, Jim. Magkakaanak na tayo. Gulat at hindi makapaniwala si Jim. Oo, at nabakasaya ko na nagising ka. Salamat sa Diyos at hindi ka kinuha sa amin.
Kung si Elise ay umiyak kanina, sa mga oras naman na ito, ay si Jim naman ang humagulgul sa pag-iyak. Sobrang saya nito dahil sa balitang magiging tatay na siya. Inalagaan naman ni Elise ang kanyang sarili habang inaalagaan si Jim sa loob ng ospital. Ilang linggong nakalipas nang nakalabas si Jim sa ospital. Hindi pa naghihilom nang maayos ang kanyang mga sugat, ngunit malapit na itong gumaling. Sa kondo ni Elise muna tumuloy si Jim habang patuloy ito sa pagpapagaling. Bumalik naman sa trabaho si Elise kahit na maraming reporters ang pilit na lumalapit sa kanya para malaman ang mga nangyari. Marami ang hindi pa rin makapaniwala sa kanilang narinig tungkol kay Elise at Anjo. Hindi rin naman nagtagal ay bumalik na rin si Jim sa kanyang trabaho bilang pulis. Hindi rin nagsayang ng oras itong si Jim at patuloy ito sa pagtakip sa mga ibang miyembro ng sindikato. Nang naging maayos ang lahat, ay doon naman naisipan ni Elise na ilabas ang mga nangyari. Ang storya ng kanilang pagkikita ni Jim sa isang pelikula. Dahil sa pelikula, ay maraming tanong ang nasagot at mas lalong dumami ang tagahanga nila ni Jim. Nang lumaki ang tiyan ni Elise, ay hindi na muna ito tumanggap ng mga proyekto at pinagbigyan ang kahilingan ni Jim na magpahinga ng maayos dahil maselan ang kanyang pagbubuntis. 5 taon ang nakalipas ay marami nang nangyari sa buhay nila Jim at Elise. Napromote na ilang beses si Jim dahil sa sunod-sunod niyang paghuli ng mga sindikato. Hindi lang ang grupo ni Anjo, kundi pati na rin ang mga iba't ibang sindikato na kanilang matagal nang minamanmanan. Kinasal rin sina Elise at Jim at nagkaroon ng 3 anak, 3 lalaki. Hinangad niya ni Jim na magkaroon ng 1 lalaki. Bakit ba mas alam mo na buntis ako kesa ako na nagmamayari ng katawan ko? 3 beses na kitang nakitang magbuntis, kaya alam ko na kung buntis ka ulit. Sige, tara at magpa-check up ako para matapos na yung hinala mo. Napaawang na lang ang bibig ni Elise nang sinabi ng doktor na siya ay nagdadalang tao. Napangiti naman ng maluwag si Jim dahil sa wakas, namigyan ito muli ng pagkakataon na magkaroon ng lalaking anak. Ilang buwan ang lumipas ay nagtatalo naman ang mag-asawa. Sige na, misis ko. Umayag ka na. Magpa-check up ka na para makita natin ang gender ng bata. Ayoko. Kapag nalaman mo na namang hindi lalaki ang dinadala ko, ilang buwan kang malulungkot na mas taig mo pa ang mga anak nating babae sa pagtatampo. Hindi naman nangyari yun ah. Anong hindi? Meron pa nga yung time na lasing ka at umiiyak. Sabi mo pa nga, mahal ko mga anak kong babae. Pero bakit hindi man ako bigyan ng 1 lalaki? Gusto ko ng lalaki, ng junior. Yan ang pinagsasabi mo. Tumahagulgul ka pa sa pag-iyak. Hindi ako yun, misis. Yung alak yun. Wala akong maalala kaya hindi yun totoo. Naku, Jim. Sinasabi ko sa'yo ah. Last na to ah. Yun ang akala mo. Anong sabi mo? Wala. Sabi ko, mag-aantay na lang ako ng mga anak ka na para ma-surprise tayo sa gender. Napangiti naman si Elise. Patago itong natutuwa dahil sa totoo lang ay alam niya na ang gender ng bata. Isa itong lalaki ang matagal nang hinihintay ni Jim. Nang dumating ang araw ng kanyang panganganak, ay kinausap niya ang kanyang doktor at mga nurse na kapag nailabas na ang bata, ay sabihing babae ito. Kaya naman, nanlalaki na lamang ang mga mata ni Jim nang sinabi ng doktor ang gender pagkalabas ng bata. Congratulations po, sir! It's a girl! Masayang sigaw ng doktora. Napaawang naman ang bibig ni Jim. Hindi ito makapaniwala na hanggang sa pang-apat nilang anak ay babae pa rin ang gender. Naiiyak na binuhat ni Jim ang bunso nilang anak na babae. Masaya ito dahil sa panibagong anghel na binigay sa kanila. Ngunit malungkot rin dahil sa hindi lalaki. Dok, sigurado po ba kayong babae ito? Jim, ano ka ba naman? Sinabi na ngang babae, hindi ba? Bakit? Hindi mo ba matatanggap ang bata kung hindi lalaki? Hindi ah. Mahal na mahal ko ang mga anak nating babae at nung bunso nating anak. Pero dok,
Sigurado ka bang wala nang isa dyan? Pakisilip nga o. Baka mayroon pa. Jim! Napanguso na lang si Jim at napatingin sa sanggol na kanyang hawak. Napabuntong hininga na lang ito at matamis na initian ang anak. Di bali nang hindi ka lalaki. Basta, ang mahalaga, healthy and safe kang nakarating sa amin ng mama mo. Welcome to the world, aking bunsong prinsesa. Masayang sabi ni Jim sa kanyang isipan. Nang nakauwi na sa bahay ang mag-asawa kasama ng kanilang bunsong anak, ay agad na sinalubong ito ng nauna nilang tatlong babaeng mga anak. Natutuwa ang mga ito sa panibago nilang kapatid. Napapangiti naman si Elise nang nakikita ang kanilang pamilya. Pero kahit na masaya ito sa mga anghel na biyaya ng Diyos sa kanila, ay nangako sa sarili si Elise na tama na ang panganganak dahil pagod na ito sa sakit na kanyang nararamdaman tuwing nanganganak siya. Tulog na ba yung mga bata? Oh, napagod na maglalo kanina. Matapos natin kumain eh. Eh yung bunso natin, kumusta? Ayun, pagkatapos magdede, ay agad ding natulog. Pero hindi ko pa napapalitan eh. Pwede bang pakipalitan siya? Nanghihina naman ako kasi eh. Oo naman, mahal kong misis. Mauna ka nang humiga sa kama at papalitan kong bunso natin. Matamis na nginitian ni Elise si Jim. Masayang kinuha ni Jim ang bata at ipinuntas sa kanyang kwarto. Natatawa naman mag-isa si Elise dahil nai-imagine ito ang magiging reaksyon ni Jim kapag nakita niya ang totoong gender ng kanilang bunsong anak. Samantalang si Jim naman ay kumakanta pa habang inaasikaso ang kanilang anak. Magpalit ka muna ah. Huwag ka iyak ah. Balik ka na lang sa pagtulog kapag nagkapagpalit ka na. Diaper, nasan ba yung diaper? Ayun oh, eto na. Palit ka na ah, huwag nang iiyak. Nakangiting inalis na Jim ang diaper ng anak hanggang sa napatulala ito sa kanyang nakikita. Nilapit pa ni Jim ang kanyang muka para masiguro na totoo ang kanyang nakikita. Agad na binuhat ni Jim ang anak at tumakbo sa kwarto ni Elise. Jim, bakit? May problema ba? Mrs., may nakatayo. Nakatayo? Saan? May armas ang anak nating babae. Malamang may tatayo dyan sa bunso natin. Lalaki yan eh. Ha? Hindi makapaniwala si Jim sa kanyang narinig. Pabalik-balik ang kanyang tingin sa anak at sa kanyang asawa. Nang maproseso na ni Jim ang nangyayari, ay itinaas niya ang kanyang bunsong anak. Sumisigaw ito nang sa wakas ay may junior na siya. Para siyang baliw na kakasigaw sa kanyang kasiyahan. Kumalma ka nga! Magising mo mga bata sa kabila! Sumasayaw-sayaw si Jim habang buhat-buhat ang anak dahil sa sobrang tuwa. Natigilan na lang ito nang bigla siyang inihian ng bata. Nagulat man si Jim habang si Elise ay natawa ng malakas. Dahil sa pagtawa ni Elise ay pati ang sanggol ay natawa sa kanyang nagawa. Lalaki na talaga to, walang duda. Dito na nagtatapos ang kwentong pag-iibigan ni na Elise at Jim. Isang sikat na aktres na nahulog sa kanyang bodyguard. Na hindi lamang nagligtas sa kanya mula sa panganib, kundi patuloy na nagpoprotekta sa kanya kasama ang kanilang mga anak. Sa kanilang kwento, matututunan natin na ang isang relasyon ay dapat nakabatay sa respeto at syempre, tiwala sa isa't isa. Mahalaga rin malaman na hindi tayo dapat basta-basta nagtitiwala sa mga tao dahil kahit na iniisip natin na kilala na natin sila, maaaring meron palang mga tinatagong katangian o ugali na hindi natin inaasahan. Tama nga ang sinasabi na kapag may kutob ang babae, madalas itong totoo. Huwag nating baliwalain ang girl's instinct. Ang kwento ni na Elise at Jim ay nagpapakita ng tunay na halaga ng pagkakaalam sa sarili at pagbuo ng matibay na pundasyon ng tiwala sa isang relasyon. Wakas.